Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, samahan niyo ako guys at mag-aayos-ayos lang po ako dito sa ating front yard. At mamaya po guys ay ipapakita ko po sa inyo yung ating mga masasayang halaman tuwing tag-ulan. So bago po yan ay inayanyahan ko po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating video. Pero bago po ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat sa ating mga subscriber na patuloy pong sumusuporta dito sa ating YouTube channel at sa mga baguhan po natin, mga bago nating subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hayan guys, at heto na yung ginagawa ko every morning dito sa ating front yard. Hayan, nag-aayos-ayos po ako dito sa ating mga halaman. Heto guys, yung inaayos ko yung tinatanggal ko pala na mga dahon ay dahon po ito ng ating kalankawi. Hayan guys, kasi yung baby niya ay, hayan, nalanta na siya guys. Kasi lagi pong basa dito sa kaniyang, sa kaniyang location, sa kaniyang area. So, hayan, at bumigay na siya guys. Kasi dito na area nung summer ay tuyong-tuyo po. Kaya nilagay ko po yung ating kalankawi dyan sa ating pot. Kaya ngayong tag-ulan, ayan, nasira siya. Hindi na siya naagapan, namatay na guys yung ating baby kalankawi. Pero okay naman po yung kanyang mother. Basta wag lang po nating bigyan ng water. Kayan, at heto guys yung bago kong halaman na variegated moringa. Baby po ito ng ating mother moringa. So ayan, at medyo malaki na siya. So ang ginagawa ko every morning ay nagtitrim po ako sa kanya para pagdating po ng December ay ayan, magiging natin siya, magiging little Christmas tree na po yung kaniyang forma. So ganito lang po yung ginagawa ko every morning. Nagtatagal po ako ng mga sirang dahon kasi lagi na pong umuulan dito sa ating location. So yung mga old leaves ng ating halaman ay ayan, nasisira na. Ayan yung ating mga dwarf na sansevieria, ayan sila guys. And then ayan, ipapakita ko po sa inyo yung mga nagsilabasa nating mga halaman guys tuwing tuwing tag-ulan. Sila yung masaya na mga halaman. So ayan guys yung ating mga calendula, ayan yung ating butterfly ata siya guys, butterfly na calendula. And then yung ating yung lumalabas pa dito, yung ating hindi ko sure yung ID nito, parang siya guys, kukulyata na parang kamukha siya ng forever rich. Ayan, ang ganda ng kaniyang variegation. Dalawang klase to, variegated at saka non-var. So ayan sila guys, sila yung nagsisulputan tuwing tag-ulan. So ayan, at medyo gumanda yung kulay ng ating front yard. So napaka-colorful po nilang tingnan. Meron tayong etong isang butterfly na nakalimutan ko yung pangalan. And then guys, ito bigay sa atin ng ating kaibigan na si Ate Gloria. Yan, nag-flower nung summer kasi guys, na siya namatay, kaya sinilong ko siya dyan. And then ngayong tag-ulan ay ayan, lumabas yung kaniyang babies. And then nag-flower na siya. Ayan sila guys yung mga masasayang halaman natin tuwing tag-ulan. Pero hindi po tayo masaya ngayon kasi ayan, meron pong paparating na bagyo. Pero heto naman po yung ating mga halaman ay naitanim natin dito sa ating front yard. Sila yung masaya. Masaya sila tuwing naman po tag-ulan, pero pag bagyo nasisira din sila guys sa sobrang sobrang tubig ulan. Ayan, at ayan guys yung
resulta pag ano din nasubrahan sila ng water, ayan na ano din nasisira din yung kaniyang mga dahon. Ayan. Heto sila guys yung lumalago tuwing tag-ulan na mga halaman. Basta hindi lang po sila ma-overwater, ayan, at hindi naman po sila nasisira. Pero pag na-overwater din ay nasisira din po yung ating mga halaman kasi meron silang bulb sa ano sa ibaba. So pag na ano yan siya, pag nasira yan siya guys ay ayan din na yan siya lalabas. Ayan yung ating holly. So ito din guys yung ating masayang halaman tuwing tag-ulan. Kasi ayan guys, tuwing tag-ulan po siya nagbibigay sa atin ng napakaraming bulaklak. Ayan, nagsilabasan po yung kaniyang mga bulaklak tuwing tag-ulan. Pag ano po, summer, hindi po siya masyadong nagbibigay ng flowers. Pero pag laging umuulan guys, ayan, nagsilabasan yung kaniyang flower. And then yung ating napakagandang rose, ayan guys, ngayon pa lang siya nagsimulang ano, naglagas. Ayan, yung ating napakagandang ano, ano to siya, ordinary na rose. Ayan guys, ang ganda nila pag ano, lagi silang basa, laging naulanan. Ayan, yung ating mga caladium, nagsilabasan na sila guys. Ayan, heto talaga yung mga halaman natin na ano, masasaya. Masaya sila tuwing tag-ulan. Ayan, nagsilabasan. And then, ito guys, yung mga ano naman dito, pest na masaya tuwing tag-ulan. Yung mga suso. Ang daming suso po pag tag-ulan. Ayan. Ganyan po yung ginagawa ko pag ano, dry na po yung flowers ng ating holly. Ayan, ganyan po yung ginagawa ko. Para hindi po siya ano, masira. Kasi pag na-stuck po yung mga dry leaves dyan sa kanya, mga dahon ay ayan, ang daming ano langgam at saka pwede siyang mapagmahayan ng ano mga milibag. Ayan, ganyan po yung ginagawa ko. Inaano ko siya, nililinisan ko po siya at saka inaayos. Ayan. So ganyan lang po yung ginagawa ko guys. Mga ano naman po sila, mga low maintenance lang po sila na mga halaman, water at saka ano lang, trim-trim lang po at saka ano, linis-linis lang konti. Ayan sila guys, hindi po katulad ng ating mga cactus and succulent na kailangan ano, isilong natin sila guys tuwing tag-ulan. Ayan, at dahil mamamatay po yung ating mga halaman, so kailangan extra care yung kailangan ng ating mga cactus and succulent. So kaya po ganitong mga halaman yung itinanim ko po dito sa ating front yard kasi pwede sila sa tag-ulan, pwede din sila sa tag-init. So, ayan guys yung ating bagong tanim na variegated moringa. Ayan guys yung ginagawa ko guys para pagdating po ng December ay magiging ano na to, magiging little Christmas tree natin. Ayan. Napakaganda kasi ng kaniyang guys dahon kasi merong iba't ibang kulay. Ayan naman, nakikita naman po natin na napakaganda niya po. Ayan yung ginagawa ko sa ating mga halaman. Kailangan na ayos-ayusan. So, tingnan lang na natin every day kung okay sila. Ayan, para hindi naman po masira yung ating mga halaman. So, ayan guys, yung ating mga cactus. Sa itaas, sa ating vertical wall, ayan, okay naman sila. So, hindi po ako nagdilig ng ilang araw para pag medyo maulan, ayan, at na, ano, nadidiligan naman po sila. So, ganyan po yung itsura ng ating front yard. Ayos-ayusan lang po natin siya, guys, para gumanda po yung ating halaman. Ayan, ang daming ano nito humingi sa akin kasi ang ganda niya. Para siyang snowflakes pag ano, pag mainitan po yung ating halaman. Maganda yung kulay niya, meron siyang pink sa ano, sa kaniyang dahon, white, pink, yellow, meron ding yellow green. So ayan sila guys, ayan, napakaganda po ng kulay ng ating mga halaman. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.